And yung cover up tattoo tutorial. Ito nga palang leg piece tattoo ni Bossing, respect sa dating artist. Yan. Ayan si Boss Leonard, ang napakabuting si Boss Leonard from Israel. Dinisign namin yung layout pero sa kanya galing lahat yan. Tapos nagulat ako. Kapos, sobrang laki ng binte. Grabe talaga. Ba't ganoon? 5'7 height eh, pang 6'1, 6'2 yung ano, yung binte, no, grabe. Tapos 'yon, home service yan diyan sa Rosales, Pangasinan. Nagpalit ako ng damit pantulog kasi medyo hindi ko alam ba't iba yung init sa Pangasinan, pero buti lumakas ang ulan niyan, nawala yung init din. Sabi ng asawa ko, tiga diyan kasi sa Pangasinan si Papa Boy. Ano daw, mainit daw talaga sa Pangasinan, kumbaga second to the hottest ano yata ang Pangasinan. Hindi ko alam, ha. So balik tayo. Simula sa baba pataas yung ginagawa ko para hindi ako malito. Kasi nga pag cover up kailangan tapos kung tapos. And so ayan, gamit ko lang diyan is MO needles ng Diwata Tattoo Supplies. Ang ink ko dyan is opaque set. Kita nyo, nabagyo nyan eh. Walang makakapigil, fish, kahit saan yan. Dumating na nga po pala yung passport ko. Baka meron dyan sa international po, ha. Maraming maraming salamat po. Ang gamit ko rin dyan is deluxe. Ang Diwata to supply pamahid. Yan. Gamit ko is katulad yan. Gumagamit ako ng 7RS. Tapos didikitan ko siya ng 7RL o 3RL para mas pulido yung lines. Yan, lalo na pag cover up. Layering by layering po ang cover up. So, matagal siya gawin. Mamaya may upload ako from Rosales. Cover up din yun. Medyo tapos naman siya. Pero yung bandang taas, na kapos kami sa oras. Kaya, okay naman. Pero, syempre, yung detailed, yung puliduhan, hindi masyadong na pulido. Kasi nga, siguro, kapos kami ng mga dalawang oras. Yan. Kasi yung ginagawa ko, layering talaga. Pagtapos ko siyang tatuan, binabalikan ko pa siya hanggang mapulido ng mapulido. Tapos, gumagamit ako ng RS dyan sa puti-puti. Di ba, punitian ko siya. Didikitan ko pa yan ng RL para talagang solid na solid yung kulay. So, ayan, katulad niya, no? Alright. Binabalikan ko pa siya ng 7RL, pwedeng 3RL, pwedeng 11RL. Ang gamit ko nga palang ink ay Dynamic Triple White. Pati yung itim ko, dynamic din. Triple black din. Yan. So, kung mapapansin nyo, kukunin ko muna yung detail ng lion. Dalawang layer. Tapos, papatungan ko siya ng puti. Tapos, highlight siya puti. Yan. Pwede ka rin gumamit ng magnum. Pwede ka rin gumamit ng RS. Basta, dapat, laging mahina lang yung voltage. Grabe, sobrang ano, aral yung nangyari sa akin. Ang lalayo pala, tinanggap ko lahat, yung Rosales, Dagupan, tapos Aguilar. Pero solid, grabe, napaka-solid ng experience. Ayan, kung mapapansin nyo, nagmamagnum muna ako, 11RM. Yan. Pagtas ko ng 11RM dyan, saka ko susungkitin ng RS yung gilid-gilid or diretso liner na. Yan. May puti-puti na rin. Kung mapapansin nyo, ba't kaya nagpuputi na ako? Rekta. Gamit ko naman wipes, pinigang wipes. Tapos yung deluxe. Para syempre, tapos kung tapos. Kasi kung babalikan mo yan, kapatid, halimbawa, tapos ka na sa baba, hindi mo pa napuputian, hindi mo pa nakikita kung na-cover up ba talaga siya o hindi. Advice ko lang din yan. Ayan. So, ayan. Minamagnum ko muna siya. Pag malaki yung part kasi ng co-cover up, minamagnum ko yan. Pero pag maliit, hanggat maaari RS lang. Pero maganda, magnum muna or RS. Pwedeng mauna yung RS, tas patungan mo ng magnum para lumambot. Basta mahina yung voltage siya, nasa 5.5 or 6 lang. Para pwede mong patungan ng patungan. Ngayon, pag lumabas na yung detail niya, saka mo lagyan ng white, RS muna. Tapos pagka naka-cover up na siya ng white ng RS, balikan mo pa ngayon ng liner para talagang solid na solid yung pasok ng kulay. Ay, katulad yan, RS ang ginamit ko dyan, eh. Yan. Para solid yung pasok ng kulay. Pwede rin naman magnum. Mas madali kasi pag magnum. Kasi nga, mabilis.
Eh ako kasi more on mabagal para solid, para walang overwork, para mabilis gumaling. 'Di ba? Ayan, gumagamit din ako ng lotion. May next video akong i-upload mamaya. I-explain ko doon na bakit hindi mo siya kailangan madaliin yung oras. Kasi lalo na pagka nabitin talaga sa oras, mapapansin talaga eh. Mapapansin talaga, lalo na kung gusto mo puliduhan. Ayan o, kung mapapansin nyo, nagdagdag na ako dyan ng background na space, kumbaga cover up. Kasi sa cover up po kasi kailangan magawa mo siyang light, kumbaga parang kailangan light na light siya eh. Ngayon pag hindi na talaga kaya, gawa kayo ng mga dark yan sa background, kaso dikitan mo siya ng mga may spacing. Katulad yan, naisip ko ay moon or sun, depende kung paano mo siya i-elaborate para lang may spacing. Tapos nag-add-ons ako. Yan, kung mapapansin nyo sa taas, nagdagdag ako ng buhok. Yan, freestyle na lang yung buhok dyan. Pero syempre, dark to light pa rin. Yan, magnum ang ginamit ko dyan. Lalo na pag ganyan wala namang cover up. Pag walang cover up, focus lang kayo sa magnum para smooth na smooth lang yung dating niya. Yan. Tapos left and right lang lagi yung hagod, dahan-dahan. Yan, tapos ang voltage ko dyan, 7. Kasi mabilis ng konti. Ayun nga pala yung resulta ng first day namin. Ngayon, hindi namin natapos kasi nga may ako niya, service ako sa Rosales. Alam ko na kasi kung paano yung magpahinga. Tapos, balik na lang. So, after ko ng Rosales, bumalik ako ngayon uli ng After ko ng Aguilar, bumalik ulit ako ng Rosales. Naka-ouch ko po. Kita mo yung laki pa ng spacing, oh. Pero ang ginawa ko, sige, laban lang. Ang ginamit namin dyan is a power line na 7RS. Kasi nga, ang design niya yung arrows, tapos lipman. Yan, 7RS yan eh. Kung nakakapalan kayo, pwede kayong gumamit ng 3RL lang. Pero ang suggest ko kasi, power line, lalo na cover up. Kasi syempre, hirap. Hirap pag nalitawan ka ng old tattoo. Lalong gugulo. Sa mga nagko-komento naman dyan na lalabas yan, eh ba't hindi nyo subukan din, di ba? Laro na kung layering yung ginagawa mo, imposibleng lumabas yung dati niyan. Soon, pag nag-send na yung mga client ko sa akin ng healing, ipopost natin yan, okay? So yan, gumamit din ako ng mga spacing din yan, parang mga windbar. Gamitin nyo yung mga spacing lalo na doon sa mga walang cover up. Kasi sa cover up, automatic magda-dark eh. Diba? So, yan. After ko ng 7RS, binabalik ako siya hanggang sa diretso shading na rin yan. Pwede yan, oh. Tignan mo. Diba? Pwede ka lang mag-shading yan. Tapos, power line 7RS pa rin yan. Sa parang quintas. Tapos, pagka-cover up, mag-freehand na lang din kayo o kaya freestyle para talagang ma-cover up siya. 7RS all the way yan eh. Voltage ko dyan 6.5. Lalo na kung sa pinakatuhod, sa baba, alulod ba tawag dyan? Mahina na dapat voltage dyan kasi talagang banat dyan eh. Tapos nagdagdag ako dyan ng bilog-bilog na rosary. Good for cover up din kasi yan eh. Kasi gagamit lang kayo ng highlights doon sa pinakabilog ng rosary. Magandang pang cover up yun. Kasi power line, bilog. Tapos shadingan mo yung labas. Aangat na yung pinaka power line. And then, pag pinutuan mo, the best yun. Kasi bumagay siya doon sa cross. Tapos yung sa lipman naman, syempre, sa totoo lang ho, wag ho kayong magtatato ng bitin. Yung exceeding expectation. Kasi, totoo niyan, yung binti ni Bossing, hindi na sukat eh. Ang laki. So, nilagyan ko pa siya ng additional na mga lip para maging okay yung lip man. Tapos, ayan, yung pinang background ko dyan, itim ng Edo Rovedera set, 0 to 4. Ayan, yan o. Solid din ng ink ni Bossing. Edo, order kayo niya sa kanya ng Edo Rovedera ink set, gray set sa Santo Niño ink ba yun? Ayan. Type niya lang, Edo Rovedera. Alright. Ayan. Kumuha rin ako ng mga tinugma ko yung
tattoo niya kahapon. Yan, dinikit natin. Ang lakas ni Bossing, sobra oh. Hindi nasasaktan yan. Nung bandang huli lang, kaya hindi namin natapos. Bali, may third session pa kami. Makikita niyo mamaya. Mamaya upload ko rin yung kay Boss, Boss Tech ng Aguilar. Mamaya upload ko. May explanation din ako dun eh. So, ayan. Kung mapapansin nyo, dang haba ng binti. Ang pangit naman kung bibitinin natin. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag din ako sa baba ng mga windbar. Tapos, hindi kasi masyadong dumikit yung stencil nung bungo sa gitna. So, sabi ko, ihuhuli ko na lang. Total, may print naman. Eh, mahirap pag nag-freehand ng mga muka, lalo na bungo. Madali namang i-freehand yung bungo. Kaso syempre, sa totoo lang, natutunan ko ngayon, mag-base ka talaga sa stencil para mas maganda yung magawa mo. So yan, gumamit ako ng 25 RM yan sa sulok-sulok. Pero sabi ko, ay hindi, dapat mas maliit na needles. So gumamit ako dyan ng 11 RM. Gray set. Kumbaga, Eduro Vedera set. Bakit ba gray set ang ginamit ko dyan? Eh, sa kabila, opaque set. Usually, yung gray set kasi yan, tignan nyo ha, walang cover-off kasi yan sa taas. Pag gumaling yan, lalambot yan. Sobrang light yan. Parang magiging ano yan, parang magiging light na gray. So, pagkagaling yan, pag pinutihan ko yan, aangat pa yung kulay yan. Doon na lang ako nag-base doon sa baba ng gray set. Basta the more na walang cover-up, black and gray yan, hinalo ko na lang. Yun, pero sa bandang baba yan, nag-dark ako eh. Pero sa totoo lang, sobra ng pagod ko niyan, grabe. Pagod na talaga, promise. Wala nang brain cell. Ayan. So, ayan, gumamit din ako ng 11 RM. Pagtapos ko liningan, dinigitan ko. Hindi pa tapos siya na yan, lip man na yan. May mga highlights pa yan or... Depende. Basta ipupuliduhin natin yan. Ayan, sa bandang baba. Yun, di pa tapos din yun. Yung mga rosas. Tapos naglagay din ako ng kwintas just sa cover up. Ayan. Ayan, pinuno ko. Naika-ika kasi naikot eh. Baka malaglag sa upuan eh. So, yung una, first day. Tapos eto, second day. The last fish, no? Kung wala lang siyang lakad, may binyag kasing atin na eh. Kaya hindi namin natapos eh. Cover up yan, in progress sa 29. May schedule uli kami dyan sa Rosales. 28, nasa Santa Rita, Nueva Ecija ako doon. Kalila Boss Nick Javier, kalila tatay. 30, Mangaldan. Okay, ito yung first day. Kung mapapansin nyo, na-cover up na siya. Design din ni Bossing yan. Spartan Warrior na may lion. So, ginamit ko dyan RS. Layering, may mga past video ko. Ulit-ulitin nyo lang po, nandun yung explanation. Eh, sa Lipman, gray set na Eduro Vedera yan. Pero in progress pa yan. Hindi pa siya masyadong pulido dyan. Okay? So, Mewo always on the go, 24/7. Who's next? Pasensya na ho kayo kung hindi ko masyadong natutukan yung gusto nyong matutunan. Pero marami akong video. Okay? So, Mewo always on the go ulit, 24/7, who's next? Thank you, Lord. May passport na po pala ako. Baka may gusto pong magpatato sa iba't ibang bansa. Salamat to, sana matulungan nyo rin po ako. Okay, so yan, yung cross, hindi pa tapos siya, i-coconnecta pa natin yan. Ano pa ba? Vacant ako ngayon, nakapagpahinga na ako. Pag napagod, magpahinga. Pag napuyat, matulog. Hanggat may ambon, salo na salo, bakbak ng bakbak. Okay? So, Boss Leonard, see you sa 29. Pangasinan, thank you.